ako kundi yung kamukha ko ang Sugo. Kapatid ko, sino may kagagawa nito sa'yo? Kilala ko kung sino ang Alay. Kilala mo ang Alay? Sino siya? Saan siya makikita? Kailangan ngayon pa lang, patayin mo na siya. Bakit ayaw mo magsalita? Dahil hanggang ngayon, pinoprotekta mo siya. Hanggang ngayon, sumusunod ka pa rin sa mga binila. Mukhang mahaba na ang usapan ninyo, ha? Magmerienda muna kayo. Ano nangyari dito? Father? Kinikilala ko lang iyong anak. Bakit? Ano? Meron pang mga bagay na hindi kayang tanggapin ni Amante. Paghanda ka nang sagutin ang tanong ko, alam mo kung saan ako pupuntahan. Ano bang tanong niya sa'yo, anak? Gusto niya na magmerienda. Tumulong ako sa paghahanda nito. Nagtatago dito. Dahil nandiyan yung bad na kumukha ni Kuya Mikil. Akala ko dahil napisan na yung itlog. Dahil din dun. Ay, paano kung cute yung laman nun? E di, hanapin natin. Paano kung halimaw? E di, tatakbo tayo. Nag-aalala ako para kay Mommy. Parang nagbago na siya. Ganun lang talaga. Nagiging busy lang siguro mama mo. Sabi sa akin ni Daddy, mukhang siya na yung namamahala ng binhilan. Yun na nga, Piping eh. Parang hindi si Mommy ang gagawa ng ganun. Nagbabago lang talaga ang mga tao. Sobrang dami na ang pagbabago. Nawawala pa rin si Tito Samuel at si Amante. Si Rebecca, wala pa rin. Natatakot na ako. Masama yung kutob ko eh. Parang datating na yung mga masamang pangyayari. Masyado ka lang nag-iisip. Humanda sila sa pagbalik ko. Ako at ako lang ang pinuno ng binilan. Kamatayan ang parusa sa nag-traitor sa akin. Bakit ayaw mo sabihin sa akin kung sino gumawa nito sa'yo? Kabaya, sino? Sabihin mo sa akin upang may paghiganti kita. Pag-ibig ko kung may gawa nito sa akin. Naipahamak ko lang ang sarili ko. Sa pag-ibig ko kay Conde Vergonze. Di ba sinabi ko na sa'yo, nakalimutan mo na yung kalokohan ng iyong pagmamahal? Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Dahil hindi lang naman ako nalulunod sa pag-ibig eh. Maski ikaw. Dapat mas nauunawaan mo ang kalagayan ko. Magkaiba tayo ng kalagayan, labaya. Dahil mortal na kaaway ng ating lahi ang iyong kinahuhumalingan. Wala akong pakialam. Dahil higit pa sa kahit anong laban ang kakayanin ng aking pag-ibig. Higit pa sa kamatayan. Nabubulagan ka na ba? Sana higit pa sa kamatayan ng iyong pagmamahal. Dahil doon ka dadalhin ito. Kamatayan man o libaran, susuungin ko para sa pag-ibig ko kay Conde Vergonze. Wala akong magagawa doon.
babaya. Hindi. Kailangan kumanti ako para sa'yo. Peping, bakit nga pala may dala kang bulaklak? Salamat ah, pero allergic kasi ako sa flowers eh. Si Conde Vergonse. Siya ba? Siya ba may kagagawa nito sa'yo? Sabihin mo sa akin, Lubaya! Narito si Conde. Pero hindi na siya ang Conde Vergonse na inibig ko noon. Isa ko man ang iwaga. Miguel. At hindi na Conde Vergonse ang pangalan niya sa mundong ito. Pati ang pagkatao niya. Pati ang pagkatao niya iba na. Kahit sino pa siya sa mundong to, Lubaya humanda siya. Hahanapin ko siya. Hindi na kailangan. Hindi siya. Kundi ang pag-ibig ko sa kanya ang may gawa nito sa akin. Matagal lang namatay ang kaluluwa ko, kapatid ko. Hindi na tayo. Ano pa man. Mano na ang puso ko. Bago pa ang katawan ko. Ngayon, nauunawaan ko na. Sana maunawaan mo rin. Hindi ako papayag na hindi ako gaganti para sa'yo. Naiintindihan mo rin. Aking kapatid. Ano? Tunay na pagmamahal. Lubaya! Lubaya! Kapatid ko! Naliligaw ka, babaeng binhilan. Isanin mong lugar na ito. Hindi mapipilitan kami kitlin ang buhay mo. Kayo ang umalis sa harapan ko, mga hangal. Hindi kayo makapipigil sa pag-iibigan namin ni Conde Vergonse. Isa kang libang. Isang dibdib ni Conde ang aming prinsesa. Patawarin mo kami, babae, sa dapat namin gawin. Akong harapin niyo, mga hangal na karagayan! Kung pag-ibig ang gumawa nito sa'yo, ang pagmamahal ko sa'yo ang gaganti kay Conde Vergonse. Kahit isang sulok man siya ng mundo, hahanapin ko siya. At papatayin ko siya.
Aray ko. Nagising ka na. Hoy, for your information, nasiraan po tayo at hindi ko na alam kung saan lupalop tayo nandun. Nasaan ba tayo? Tulog. Malapit na ba tayo? Ha! Oo, malapit na tayo. Malapit na tayong maligaw. Dahil hindi pa tayo nakakalayo, tumirik na tong latang to. Tikoy naman, kagabi pa tayo nandito ah. Oo nga, kagabi pa. Kagabi pa tayo na naginip dahil parehas tayong tulog, no? Alam naman, ikaw lang matulog. Ano ka sinuswerte? Minamalas na nga tayo. Minamalas. Pero alam mo, swerte ka pa rin, ha? Dahil buhay pa tayo ngayon. Kung tutusin, dapat dead ball na tayo, eh. Sa dami ng gulo na pinasukan natin. Ha? Sus. Gulo-gulo na yan. Yes, friend. Nasa'yo pa pala yung kwentas na bigay ni Meli, ha? My mother gave to me when I was little for me to have peace. It's yours now, so you will have peace. Ito nagbibigay ng swerte sa atin. Mabuti lang, suot ko ito kagabi. Swerte, swerte. Hindi ako naniniwala sa swerte, swerte na yan. Tingnan mo yung mukha ko. Ha, yan ang swerte. Bilisan mo na nga dyan. Excited na ako umuwi. Excited, ha? Oo, excited ka na makita si Isabel. Excited ka dyan. Pag nakita tayo ni Father Francis, naku, sigurado, tapos tayo ron. Kamatayan para sa mga pangas na gumambala sa libingan ni Apo Bukay. Dadantay mo ko. Hindi kita pababayaan. Best friend, mukhang laki ng tulong ng pinaggagawa mo dyan, ha? Salamat, ha? Tara na, mukhang aandar na tong latang to. Gagawa mo din. Iisin mo yung kalakab mo. Makaharang. Ito na naman. Ayaw mo na naman gumana. Bayan! Enter ka naman! May mamaw! Ano? May sexy mamaw! Saan? Enter ka na! Baba! Dad! Dad, anong nangyari sa'yo? James! Umalis ka na rito. Delikado ang buhay mo rito. Dad, kayo nga pinunta ko dito eh. Hindi ako aalis na hindi ka kasama. Hindi mo alam ang sinasabi mo, James.
Hindi na ako ang iyong ama. Hindi magtatagal. Hindi ko na pipigilan ang pagbabago ng anyo ko. Hindi, Dad. May solusyon pa yan. Hindi pwedeng hindi. Kung meron man, huli na ang lahat. Umalis ka na dito, James. Delikado mo lang. Rebecca, anak? Tama na. Huwag ka na magalit sa akin. Inaalala ko lang si Isabel. Ano naman pakialam ko ngayon kung inaalala mo yung Isabel na yan? Alam mo, nagselos ako. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Mabait naman si Isabel eh. Alam mo, something's bothering me. Nakikita ko. Bakit hindi mo sabihin sa akin, nakikinig ako? Naisip ko kasi, naguguluhan lang ako. Paano ba kasi ako naging anay? Kasi, anak kita. So, ibig sabihin, pag anak mo, alay na? Hindi. Panganay na anak lang. Ba't kailangan ikaw? Kagaya ng pamilya ng Tito Samuel mo, lahat tayo, direktang linya ni Apo ang buhay. Ibig sabihin, alay ka rin? Hindi. Yung ate ko lang. Kaya lang, pinatay siya ng sugo ng mga karagayan. Kaya nalipat sa akin ang obligasyon ng pagkakaroon ng alay. Pero, hinding-hindi ko ahayaang matulad ka sa ate ko. Conde Vergonze. Sinabi na hindi ako si Conde Vergonze. Sino ka? Bakit mo kami inaatake? Ako si Marikma, kapatid ni Lubaya, yung pinatay mo. Baka nagising sa ingay natin ng mga ibang mga kasama rito. Anong pinagsasabi niyo, Dad? Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo noon? Napasukin namin ang mga kasama ko yung isang kuweba. Binuksan namin ang isang malaking banga. At may itim na parang usok na lumabas dito at bumalot sa amin. Ito ang simita. Ang pisikal na aspeto ng puwersang itim. Nagising ako. Halos 10 taon na palang nakalipas. Nilaso na ng simita ang pagkatao ko. Akala ko pagbalik ko rito, mawawala ang pagkalukob sa akin ng alimaw. Pero hindi. Lalo ko nilulukuban. Hindi, Dad. Hindi ka sa akin pwede mawala ngayon. May magagawa pa tayo, di ba? Huli na, James. Huli na. Kahit bawat segundo, lalo kong kinakapitan ng simita. Hindi ko na kayang kontrolin ito. Pero dad, hindi kita pwede iwan dito. Sinasabi ko siya, umalis ka na dito. Ngayon na! Umalis ka na, James! Oh!
hindi akong pumatay sa kanya. Ang pagkabulag niya sa pag-ibig ang pumatay sa kanya. Ikaw na bubulagan sa katwiran mo! Best friend, kalakap mo! Bulag talaga ako. Dapat sa'yo mamatay! Ayaw mo, ha? Best friend! Baka pwede ito na lang! Hoy, tama na yan! Tabalagay niyo na lang pag-usapan yan, hoy! Hi! Bernie, mukhang puyat ka. Nawawala pa rin si James. Ano ba naman tong bahay na to? Lahat na lang nawawala. Rebecca! Bakit? Sino pa nawawala? Sir, si Isabel ho, may mga dumukot po sa kanya eh. Pero ligtas na naman po siya eh. Nandun lang siya sa bahay ng kaibigan niya. Sir, kaya nga po eh. Magpapaalam po sana kami para sunduin siya. Ah, sige. Gamitin niyo na yung sasakyan, Dario. Salamat po. Salamat, sir. Walang problema. Sige po. Huwag ka masyado mag-alala. Everything will be fine. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko kapag may nangyaring masama kay James. Ngayon, tingnan natin ang lakas mo. Ngayong araw na to, hangal na konde. Titigil ang iyong paghinga. Best friend! Best friend, di ba kaya mo magpagaling ng sugat mo? Kaya na, magaling ka na! Dahan na at ako'y narita na ikaw'y mamahalin bibilitin ikaw'y pasin. Kilos mo't galaw, tinatanaw nila sa araw-araw.